What's up mga idol? So nandito tayo sa Liana Supermarket sa Pasig guys. Tatanong tayo, magtatanong tayo kung ano yung anong reaction nila about sa issue na sinabi ni Buknoy ng tricycle driver daw hindi marangal. So guys, pupunta tayo guys. Magtatanong tayo, kakabili ko lang. So ito, bumili ako ng product ko. So titignan natin guys ha. Wait lang. Maghahanap tayo ng tricycle driver. Tricycle driver, kung anong reaction nila about sa issue na sinabi sa kanila. Wait lang guys. So nandito na tayo sa labas. Wala pa, hindi ba? So Tay, pwede ba kayo Tay? Saglit lang Tay. Tay, anong masasabi nyo sa sinabi ni Buknoy na ang trabaho, ang tricycle driver daw hindi marangal? Yeah. Sabi nila. Baka hindi nila alam yung kita ng tricycle. Kaya nga Tay, no? So ang dami nagsasabi na sabi nyo daw hindi raw marangal yung pagiging tricycle driver. No? Bad. So guys, tama ako na mali. Isa. Mali yung ginawa ni Buknoy. So maghahanap pa tayo guys. So isa pa. Wait lang. Salamat po. Ay pare, yun. Pare, ano masasabi mo? Na sinabi nung Buknoy na bakla, sabi niya, ng tricycle driver daw hindi marangal. Puta pare. No comment. So guys, be safety na lang tayo na sinasabi niya na wala siyang inocommento ngayon kasi nga, marami talaga mga ganong tao na masyadong judgmental. Nakala nila yung mga trabahong hindi naman nananakit is hindi raw marangal. So guys, pangalawa na na-interview natin to. Salamat. Woo! What's up guys? Maghahanap pa tayo ng isa. Last na lang to. Maghahanap tayo. Wait lang pa. Maghahanap tayo. Oh, yeah. So guys, maghahanap tayo. So sa kabila, din tayo sa kabila. Tatawid tayo sa kabila, just wait lang guys ha. Ay ito. Maghahanap tayo ng tricycle driver. Okay, makakasabi yata tayo. Sige lang sir, konting interview lang. May nagsabi na isang bakla, sabi daw ang tricycle driver hindi marangal. So naniniwala ba kayo dun sir? Paano naging hindi marangal yung tricycle? Masyado talaga na sir. So yun guys, nakatapin na tayo. Salamat sir. Okay guys, nakatapin na tayong interview. No, hindi raw marangal. So marangal daw ang pagiging tricycle driver. So marami lang talagang taong judgmental ngayon. Hindi natin alam kung bakit masyado silang judgmental. Para ba sumikat? Ganun ba yung gusto nila? So guys, pag-uusapan natin yan mamaya. Ah, babalik tayo. Pag-uusapan natin yan mamaya. So what's up? Idol, so bumalik na dito na tayo sa bahay. Sobrang init kasi pagod ako galing sa labas. And then, tutok sa akin yung electrical. Yung rason kung bakit na ganun ako, gusto ko lang malaman ni Buknoy na sobrang hirap ng pinagdadaanan ng mga tao, no? Ng mga tricycle driver. Una sa lahat, yung paan nila ay nakahukay na rin para mga babaeng nanganganak yan guys. So napakahirap magtrabaho kasi pwede silang hindi nila alam kung anong pwede mangyari sa kanila. Pwedeng masagasa, mabundol sila ng truck. So maraming magiging dahilan ng pagkamatay nila kung sakaling mangyari yun, di ba? So guys, hindi dapat minamaliit ang pagtatrabaho na wala ka namang inaapakan, wala ka namang sinasaktang tao. Lahat, alam ko kasi, para sa akin kasi, yung marangal na trabaho guys, is kahit ano pa yan, kahit pag magpulot ka lang ng mga sibak, marangal na trabaho na yan guys. Kasi wala kang sinasaktang tao. Diba? Eh, tayo guys, alam natin, bilang isang vlogger din, no guys, kailangan sumikat tayo. Kailangan, alam natin na yung magti-trending talaga. Guys, pero kung yung pagti-trending nyo is maling paraan, sana huwag na lang natin gawin. Kasi ako, maliit na vlogger pa lang ako. Maliit pa lang yung channel ko. So guys, hindi pa ako nakakumikita. So, wala pa namang ganun. Dapat kailangan, kung nagiging vlogger ka, gumawa ka ng paraan para sumikat ka na hindi nakakasakit ng tao. Kasi alam mo sa ginawa ni Buknoy, na paninira sa mga tricycle driver, napakahirap nun. Kasi una sa lahat, nasaktan niya na yung mga tricycle driver. At pangalawa, yung mga pamilya nito. Kasi nga, di ba, kung sasabihan kayo ng ganun, tricycle driver tatay nyo, tricycle driver tatay mo, hindi naman yan marangal.
hindi naman marangal na trabaho yan. Eh wala namang course na ganyan, di ba? Hindi dapat pinag-aralan niya ng mga yan kung may course yan. Hindi, guys. Kasi lahat naman tayo pwedeng matuto kahit hindi tayo nakapag-aral. Maraming mga tao dyan na hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat, pero nakakapag-trabaho ng marangal. Guys, marami akong kilalang ganyan. So, ikaw na tao lang din naman, na bilang isang vlogger, na sabihin natin kumikita ka na ng malaki or maliit, guys, hindi ka dapat ganun. Hindi ka dapat mga manapak ng tao. Diba? Unang-una sa lahat yon, pinagbabawal yung ganun, guys. Huwag kayong porket sisikat lang kayo, ganun na gagawin nyo. Maraming sumisikat ngayon na, guys, na gusto nila sumikat biglaan. Gagawa sila ng scripted na video para lang sumikat, guys. Walang ganun. Kasi, kung gusto nyo sumikat, guys, gumawa kayo ng paraan na hindi kayo mananakit ng tao. Sobrang sakit ng ginawa nyo sa mga driver, guys. Sobra. Sana, huwag nyo nang ulitin yun kasi, hintayin nyo, malaki yung karma niyan eh. Kasi isa lang, sabi natin isa lang yung tinitirada yung tricycle driver. Sa tingin niyo hindi maapektuhan yung iba? Apektado lahat yan, guys. 'Di ba? Napakasama nung sinabi niya ganoon. Pero at least naiintindihan ko rin naman siya kasi bilang vlogger, gusto niya sumikat agad. Pero ang masama lang doon is mali yung ginawa niyang pagsikat. Maraming ganyan sumisikat sa maling paraan, 'di ba? Maling paraan. So guys, iwasan natin yun, ha. Sana bilang mga mabubuting tao naman, alam ko mabuting tao naman to si Buknoy. May mabuting puso naman siya. So gusto niya lang siguro sumikat agad kaya ginawa niya 'yon. O kaya nadaala siya sa mga joke. Kala niya nakakatawa pa rin yung joke na ginagawa niya. So guys, hindi na nakakatawa 'yun, ha. Sana 'wag na nating gayahin yung mga ganung vlogger. Salamat sa panonood sa sa YouTube sa videos ko. So guys, 'wag niyo kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell para magkaroon pa kayo ng info para sa next video ko. Yun lang, guys. Salamat. Boom.